ganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign yan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko si Casendo o si Engineer Rosendo So ng SINAG. Siya po ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura. Casendo, kamusta po kayo? Yeah, Amy, magandang araw ulit at magandang araw sa lahat. Yan, Casendo, ano bang mga balita na nasagap natin ngayong araw? Yeah, ang sinasabi nila, tumaas yung inflation rate, no? Mataas kasi ang presyo ng mga agricultural product. Pero siyempre, for the past itong dalawang bagyo, di ba? Dumaan talaga rito sa ating bansa na medyo malakas. So expected na yung mga crop natin tinamaan. And oh, ito is yung mga tinatanim na vegetable, talagang tataas yan. Yung ano naman, yung itlog, no? Medyo stable ang itlog. Ha? Medyo marami ang production natin. And yung mga small and extra small na sizes, medyo bumaba pa. So, ang tingin kasi namin is ano eh, by next year medyo dadami pa rin yung itlog kasi maraming nag-ship, no, from mga nagbababoy pumunta sa layer. Yan nga, patok nga Casendo yung layer ngayon. Alam mo ba Casendo na yung episode natin ng layer umabot na po ng 8,000 views? Oo. Ganun siya. Marami pumasok. Marami interesado. So expected. Interesado. Expected 'yan any by February, March next year. Medyo mababa ang presyo ng itlog. Oo, kasi madami na nag-ano. Yan na naman tayo. Nadinig ko na naman yung bababa kasi papasok na naman diyan yung zoning. 'Di ba? Yeah. Eh kasi lahat naman ngayon kasi in demand itong layer, parang gusto naman nilang pumasok dito sa pagla-layer, 'di ba, Casendo? Yeah. Oo. And I think ano naman eh, I think at least may protein source tayo kasi talagang makukulangan tayo sa ano, sa pork. Eh. Nakikita naman natin. And yung price eh wala tayong nakita na bababa yung presyo. Sabi mo nga, dalawang bagyo dumaan sa atin. Ang dami talaga na taniman na tinamaan po. And hindi po talaga may iwasan. Natataas talaga ang presyo. Kasi malaki po yung demand. Yes, kulang ang supply, mas yung demand. Oh. Pero ano, kasi ang gulay, mga 60 days yan eh. So kung magtatanim sila ngayon, no? Expected natin by next mga end of January, February, magno-normalize yung presyo. Opo. Pero kasi hindi ako naman ang kinakatakot ko, baka sa mga susunod na buwan, bumaba naman ng sobra kasi ayan, dumami naman yung supply. Sa tingin ko, siyempre, bababa yung presyo, pero we hope kumikita pa rin mga magsasaka. Huwag naman yung puunan nila malugi pa. No? Pero kung ano naman eh, pagka iba-iba naman yung tanim, yung mga munisipyo may coordination, hindi naman
hindi naman siguro lahat eh sabay-sabay sa isang klaseng taniman. Opo. Kaya ang maganda itong ating programa kasi nabibigyan natin sila ng mga iba pang alternatibo na hindi lang puro sibuyas, hindi lang puro mais. Meron tayong mga pwede pang itanim. Yung nakaraan, saluyot pinag-usapan natin, di ba? Mushroom. Ano pa? Yung mga talong, yung mga ampalaya. At ngayon, Kasento, eto eh. Pagtutubo naman, pag-uusapan natin. Oo. Oh, sugar cane. Ano yan? Yung ingredient nila, yung molasses, ginagamit din ng mga hog raiser, no? Mga poultry, ganun. Gumagamit din yan. Eh, nalaman ko din, Kasendo, dito sa tubo, ginagamit din itong alcohol. Yes, oo. Oh. Ginagamit din. Ito is maraming pwedeng gamitin no sa itong tubo. Yung isang kaibigan ko sa Isabela, ginawa nila fuel, no? Fuel, biofuel. Oh. Pero hindi ko lang alam kung compatible ngayon kasi bumaba ang presyo ng world market sa langis eh. So hindi ko alam kung mas okay ito as food kasi syempre kung ginamit mo yan sa biofuel hindi mo na gagawin sugar cane, di ba? Sugar, uh-huh. Di ba? Sa tingin ko pag bumaba yung presyo ng oil medyo mahihirapan sila. Opo. Eh, alam mo ba, nung bata ako, dito sa amin, kasi malapit kami sa Tarlac na eh. Di ba sa Tarlac ang maraming tubuhan? Tapos meron dito mga naglalako, yung mga tubo, ganyan kahaba. Bebenta yun 5 piso. Nakatasin mo lang yun. Yun ang merienda mo. Ganun sa amin. Kami ang ginagawa namin, sinachap namin. Oh. Yung ganun kahaba, sinachap pa namin na ganun ka-kle. Tapos, parang square siya. Tapos, chinuchu yun, di ba? Opo. Kinakain yung katas. Yun yung kinukuha yung katas. Matamis kasi, masarap. Dati may taniman din itong tubo dito sa amin, sa likod. Sa likuran namin, kaya medyo sagana kami sa tubo. Pero hindi ko alam kung ano nangyari. Pero mamaya po, may makakausap tayo, Kasendo, yung mga... ano ba yung mga dapat iwasan? Paano ba magtanim? Diba? Ano yung, paano lumago yung negosyo sa pagtutubo? Yan ang may pag-uusapan natin. At ito pa Kasendo, yung mga kasama natin, millennial ito. Oo. Oo, maganda ito. Millennial at galing sa corporate world. Yan. First time natin na nagkaroon ng ganitong guest. Talagang lumipat sila sa agriculture. Yan. Magandang news ito. At least pupunta sila sa agri. Batang-bata pa itong makakasama natin mamaya, Kasendo. Oo. Oh, at least, may last time yung mushroom, bata rin. Oo. Ayun, taong ba? Nasa 24 ata si Kuya Jomar or 25. Parang ganun, yun nare-recall ko. Ito, nakikita natin na ang mga kabataan ngayon nagkakaroon na talaga ng puso para sa agrikultura. Di ba? Yan ang good news, Ami. Yes po. Yan, Kasendo, mamaya yan sa pagbabalik po na mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Tulad ng nasabi ko kanina, may makakasama tayo na isang millennial na nag-invest sa pagtutubo at isang eksperto na ngayon ay gumagawa para dito sa ating millennial farmer. Yan. Sila ang magkatuwang dito sa pag-aalaga ng tubuhan. Sa Batangas, Kasendo. Sa Batangas sila nakalokita. Oh, Batangas. Maraming ano dyan, maraming baka. Kailangan din ng nung byproduct ng tubo. Opo. Yan, mamaya, tatanong ko yan kung pwede ba o ginagawa ba nila.
Yan. Ngayon, kasi introduce ko sa'yo, ito ay isang malapit sa aking puso, isang naturingan ko pong ate. Ate ko ito sa church at ate ko din po ito sa, ano na, sa ibang nanay. Yan. Yan. Si Ate Ruthie Hernandez, Ate Ruth, at ang kasama niya po si Tito Ben Dastas, ang kanyang farm manager. Si Ate Ruth, hi Ate Ruth, Tito Ben. Hi, good afternoon. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa lahat. Good afternoon. Ayan. Ate Ruth, ikaw muna yung tatanungin ko bago ko pupunta kay Tito Ben. At ayan. Ate Ruth, paano ka napunta dito sa pagtutubo? Galing ka sa corporate world, ilang taon? 'Di ba? Ilang taon ka na sa corporate world? Tapos paano mo naisip na mag-invest sa agriculture? I was in the corporate world for 13 years and then I left the corporate world 2 years ago. And then yung pag-venture ko sa agriculture, hindi siya talaga planado. It happened over coffee and usapan sa kotse ng best friend ko. And it just to share lang what had happened, he told me na uwi sa Batangas, mag-visit, may titingnan lang ng lupa. And then, na-late siya ng pag-visit sa akin. So, nag-visit siya sa akin, kwento lang siya ng kwento about dun sa ginawa nila. And then over coffee, and then hanggang sa sasakyan, kwento lang siya ng kwento. And then I asked him, are you telling me that story because you want me to join in and be a business partner? So, apat kami na nandun sa kotse at apat kami na nag-decide, okay, we'll get into this industry. So, as in, simple lang yun, nausapan. And ako naman, on a personal note, I felt na this is where really God is leading me to because just to share, a year ago, I went to Mount Talamitam. Kumakay ako, nakakita ako ng kabayo, so nag-process ako, kumakay ako. Ay, sorry, sa Kalabaw pala. And then I posted that in my IG and said na hindi lahat ng hasyendera nakasakay sa kabayo, yung iba sa Kalabaw. And then, true enough, a year after, less than a year, hindi ko rin ina-expect na kami and with the rest of my business partners mapupunta sa agriculture. And I feel na it led me to agriculture because namumunta ako eh. So, I love the nature. Mahilig po ako makit ng bundok, sa dagat. And I find it so peaceful sa probinsya. Sa bukid. So, yun talaga yung nag-inganyo sa akin to get into the or industry. Oh. Yun po. Oh. Maganda yan. At least, bago tayong member sa agriculture, no? Yes po. Sa tingin ko naman, tatagal ito. Lalo na, I think kasama natin si Manong Ben, di ba? Laking tulong si Tito Ben sa amin. Ginaguide niya po kami with his expertise. Mm-mm. Ayan. Tito Ben, papasok na ako sa'yo. Nang tanong. Apa. Bilang ikaw ang farm manager nila at ito po yung tubo. Gaano na po ba kayo katagal na namamahala o nagtatanim po ng tubo? Magandang hapon po sa atin lahat at sa base po sa experience kong pagtatanim ng tubo, 1970s pa po ako na nagtatanim ng tubo. Nagumpisa po ako sa maliit lang, mga siguro isa hektarya na parang pamana ng aking biyanan. Yun ay sa parte ng Balalayan, Batangas, hindi dito sa Nasugbo. Eh nga, in-apply ko nga at nagkaroon nga sila ng yung apat silang pinaka-kuan dito sa aming nakuhang lupa na sila ang parang pinatingnan ko sa kanila kung okay sa kanila itong ito ay sa madaling salita 24 hectares ito. Ngayon, yung may-ari ng lupa palitiyahin ko ngayon. Ginawa niya, kinausap ako, baka gusto mong kumuha ng
lupa na arkilan mo muna habang hindi na bebenta. Ay ngayon naman, wala pa namang bumibili ng lupa. So yun ang ginawa naming start ngayon. At ito nga, isa nga sa membro yung aking engineer. Pagpatapos din ako ng engineer, sa pamagitan lang nitong buwan, nitong pagsasaka ko. Kaya nagkakilala, since noon pa, nung high school pa yung si Ruth, at saka yung aking anak, magkaklase sila sa elementarya sa amin sa Batangas. Manong Ben, yung ano pala, itong tubo ba? Anong klaseng tubo yung tinatanim nyo? Anong klaseng... Noong pong 1970s, ay yung po bang, kung natatanda nyo, meron po tayong barite, yung barite, kung tawagin. Na 30 putol yun noong araw, noong 1970 pa yun. Ngayon, itong lately na, edi, nagkaroon na ng kwan, nagkaroon na ng parabang 75, yung bang galing Pampanga, na mabarite. Tapos lumabas din yung 56, yung maiksi lang siya ang mga buko. Pero mas mabigat sa timbang, masukal yun nung araw. Eh ngayon parang hindi na masyadong makuha yung asukal ngayon. Di siguro kulang pa rin siguro sa pag-apply ng mga fertilizer. Kasi nung araw, mga 1980s, gumagamit ako nung kuwan, nangungunigta ako nung bantay ng hayop, kalabaw, baka. Nilalawakan ko siya ng ammonium sulfate, yung 2100. Iniimba ko siya sa sangsakaw, tapos pagka yung tuyo na, saka ko imimix yung ammonium sulfate, yung 2100. So gumagamit ako ng 15 ammonium sulfate, yung 2100. Nilalawakan ko na tayo ng hayo. Ay kaganda na production nung araw, nung mga 1980s. Mga siguro, isang hektarya, umaharibes ako ng kuhan. Nagtineto ko ng 87 tons sa isang hektarya. Ay ngayon, baka hindi na kaya namin kasi parang kung na ngayon eh. Parang ang tubo, hindi na katulad nung araw na mabibigat ang purisa ng swat. Pero itong lately na, nung sinarot na ang pumasok, nag-order na kami sa parte ng bakulod. Kumuha na kami ng barita yung lasa ko, 2008 model, yung series to 2008 na 524. Tinatanim namin ngayon. Eh para nakikita ko, mas maganda ngayon ang performance ng tubo. Engineer. Manong Ben, yung ano pala yung tubo eh ilan araw pala ito? Pagtanim po eh up to kailan ka mag-harvest and up to when ang continuous ng pag-harvest nito? Ito po ay pwede kayong tubanem ng buwan ng... kasi ang ako, may patubig ka sa inyo. Meron po akong maliit na patubig, yung Yanmar na ginagamit ko. Kasi tubatanim ako ng tag-araw eh. Pwede akong tumanim ng February, March, o April, o May. Kasi tigang na tigang ang lupa niyan. Ngayon malapit ako sa ilaw, nakakapagpatubig ako. So yun ang aking kinukuhan. Kaya ako nakakapagkuhan pag medyo alam ko na pag yung isang tao na nang kuha. Tao na kasi po eh, engineer eh. Tao na pong i-harvest itong tubo. Hindi katulad po ng ibang halaman niya na tatawad ng palay. Nakaka-harvest ka na sa loob ng isang taon, tatlong beses kung may palagat, kung tawagay, nung may patubay. Yun po ang kategorya ng tubo namin dito sa Batangas. Isang beses lang po mag-anay sa loob ng isang taon. So sa 1 year na pag-ani, bali umabot ng 85 tons, gano'n? Dati po nung, isa hektarya po nung ako ay nung mga 1980s pa noon. Dahil yun niya, ina-apply ko nga yung bang nagkungulik na lang ako ng tayo ng hayop. So minimix ko doon sa ammonium sulfate ng 2100. Pero ngayon, itong huli na, ito na nga mga million lang ako pumasok. Meron na silang mga kwan, meron na silang mga inilalahok na 4 uri ng pataba na sila namin in-apply ngayon sa new plant namin. Dito sa arkilado namin lupa, sa parte ng Batangas. Opo. So ang, yung ang traditional ano ba, ang, modern, ang ano ba, modern ben, yung etong tanim nyo eh, gumagamit din pala kayo ng ano, potas, yung 0060 Inimix po namin. Yeah. Ang amin pong mixing ay kuha ganito. 36 po noong 1620.
Tapos gumagamit kami ng 8 bags ng urea, tapos 5 bags ng 0060. Yung 1620, 36 bags, tapos imi-mix namin sa 30 bags ng 2100. So ang ganda po na naging resulta ng kanyang pagkatubo niya. Malalaki ang tubo niya, matataba. Oo. Yeah, Amy, kasi yung potas, more on sa roots yan eh, sa roots ng taniman. And ito rin is yung nagpapatamis dun sa sugar cane, pwede yun. Yun ang worth ng potas. Kaya natanong ko yung 0060, yun yung potas na nilalagay doon. So, kasi ito, no, 12 months, isang taon pala ang ano, bago maka-ani na itong tubo. Eh, tatanungin ko yung financer mo, Tito Ben. Paano na? Ate Ruth, sa loob na isang taon, isang harvest ka lang, paano ka na, ano, na encourage na mag-invest ng ganung katagal yung balik sa'yo? Anong potential ba yung nakita mo? Incoming harvest ba namin? Are you referring to that? Yun, ano, bakit ka, paano mo naisip na gusto kong pumasok dito sa pagtutubo? Eh, nadinig namin si Tito Ben, isang taon pala, isang harvest, ganun siya. Bilang ikaw, investor, ano, anong potential yung nakita mo? May nakita siyang report na upward trend ang industry, ng yung sugar industry in terms of production, yung market, upward trend siya. And he was telling me about when the ASEAN has started in 2015, that's a time na medyo mababa, naging mababa yung sugar trend. For sure, si Cascendo knows the story and naging impact sa agriculture ng ASEAN. But then, how the Philippines has improved or how we progress after naman po, nung maka-adjust na tayo doon. So, doon din niya nakita yung in terms of production, in terms of the industry, yung growth doon sa industry na ito. Plus, kami sa Batangas, we're known for, isa rin ang Batangas na kilala sa production pagdating sa sugar. So, tapos yung location pa namin, malapit kami sa Azucarera or sa Central. So, proximity-wise, at saka the place itself, maganda. Plus yung lupa, maganda din because ano na siya eh, the soil is intended for sugar cane. Plus, sa sugar cane din, though ako po, aminado, I just started lang. We just started po February. I'm still in the process of learning. But then sa sugar cane, the 1 year mo lang siyang i-harvest, but the tubo po can be used up to 3 times. Yung raccoon na tinatawag. So pag new plant mo, so yung investment mo dun sa new plant, medyo mahal. Pag bumili ka ng taad, yung pananim. So dun yung malaki yung investment. Pero pwede mo naman siya magamit na 3 times na hindi mo na kailangan mag-invest ulit ng bagong pananim. Kasi pag kinat mo siya, na cultivate mo na maayos yung soil, lalago na siya ulit with the help of fertilizer at saka yung make sure na malinis at walang damo. So yun din naman yung positive side of that. Plus, yun nga, aside from sugar, yung minention kanina ni Kuya ni Cascendo, yung molasses, isa pa rin sa pwedeng makuha dun sa sugar cane. So isa pa rin na pwedeng produce. So far, So far pala, Ruth, ano ba? Pagka benta ninyo dun sa planta, no? Binabuy back pa ninyo yung sugar o sila nang bahala magbenta dun sa sugar? Sila na po yung bahalang magbenta sa sugar. Ah, okay. So far, magkano naman ang Tito po, si Tito Ben can further share po doon. Yeah. Manong Ben, yung harvest nyo, for example, sa isang hektarya, no? Kung nakaka 70 tons kayo sa isang hektarya, so pagbenta niyo sa sugar plant, magkano naman? Ganito po yun, Cascendong. Ito po ay experience ko na noong bago pa pumasok sila, yung sinarot na yan na sila may-ari ng anitong aming
plantation dito na Inarkila. Ayun po ay noon ay pag ikaw ay umane ng halimbawa let's say na 70 tons, magkakaasukal ka na yan hanggang 100,000 siguro. Mga 100,000 po ang magiging kuwan niyan, magiging parang bags. Kasi binabags po yan eh. Binabags po yan ng central pagka pumunta sa kanila. Pag na refine na giling na ng central. So ito is ano, kung nabag na eh, paano yan? Binibilang as bag na produce or bebenta ninyo as press yung 70 tons? Yung 70, ibig ko sabihin yung pagbayad sa inyo 70 tons or hindi yung po. Ano na, equivalent na hindi number po of bag. Ang gagawin po niyan, halimbawa let's say na kayo eh naka halimbawa isang hektarya 70 tons. And then yun po ay i-multiply o mayroon po silang processing ng kuno eh na numbers yung 63.25 divided by 50 equals bags. Kumbaga let's say 70 tons. Tapos 70 bags na lang ang halimbawa ng 70 pickles isang sa hektarya. I-multiply po niya sa 63.25 divided by 50 dahil yung po ang kuha ng persako eh, 50 bags eh, 50 kuha eh, kilos eh. So yung po lalabas na bags. Yung po lalabas na bags. So parang, ano, paano yan, 87 bags, gano'n? 87.5. Opo, 87 bags. Opo, 87 bags. Yun ang presyo po ng central. Minsan eh, hindi po pari-pariyo ang presyo minsan linggo-linggo. Merong 1.5, 1.550, 1.530, ganyan. Depende po sa bidding ng central kung sila ay magbebenta ng asukal. Binibidding po yan kasi eh, ng mga traders sa central. So more or less, nasa ano, 135,000. Yung po, ganun po. Ganun po ang kwintahan yan na lumalabas. Kung marits lang nyo lagi yung maintain lang nyo yung 70 tons per hektarya. Yun po ang magiging suma total nyan. So, magkano so, naman gastos, Manong Ben, sa isang ano sa isang hektarya more or less? Pag kayo po yung mag-i-start, ngayon po ay ang tinatawag ng per hektarya, ay doon din po sa central, kumukuha kami ng traktora. Kasi wala po kami traktora. Nakiki-hire lang kami sa kanila. Ang isang hektarya po ay 13,500. Kompleto na po yun. Naroon po ang rastilyo, naroon po ang tatlong haro, yung mga tatlong talim lang. Tapos naroon uli ang pagtutudleng. So, inaabot po yun ang 13,500 per hektar. Tapos yung pabi, tulad ngayon, may new plant kami. So, bibili pa kami ng taad, ng seeds. No? Pero after ng 3 to 4 years na ma-wanyan, hanggang 5 taon, pwede pa kami hindi namin taunan. Kung maganda ang magiging raton, yung magiging sibol ng tubo. So, yun ang aming kinukuha. Sa unang taon, parang hindi pa kami kikita sila. So, sa next year, hanggang 3rd year, yun na ang kikitahin nila. Kaya naingayin niya si Rod na mag-invest dito. Talaga sa una, sasaba kayo sa paggastos at mamumuhunan talaga kayo. Yung so yung first year eh, ano? First year, yung seeds medyo mabigat. Opo, ang aming pong kuha dito, ang kuha po namin eh, sa Bacolod, kuna, deliver na naman nila. Ang kuha po namin ay 9,500, isang laksa, kasama ng tracking. Ipa-plus namin doon sa 13,500 sa hektaryang kuhan. Yun po magiging one-on. Plus yung ngayong abono nga, yung sinasabi yung fertilizer. If I may share po, yung figure doon sa to answer also po and to add po doon sa sagot ni Tito. To answer Casendo's question, as per the Sugar Regulatory Association, projected cost per new plant is 100,000 per hectare.
Pero pagka hindi na siya new plant or ratoon na, kung tinatawag, yung ikalawang, ano na siya, ikalawang taon na, sa kasucceeding taon, gagastos po ng 60,000 ang cost po per hectare po. Ah, okay. At least, ano, wala ka ng seeds na problema. Parang, ano siya, no? Parang damo siya, no? Na tutubo. Putulin, tapos tutubo ulit siya. Yun, ganun. Maganda ng investment ka, Sendo, no? Hindi yun, tanim ka ng tanim. Yeah. Kaya kung sana lang siya lalaki, ganyan. Bali yung first na investment, talagang initial investment, medyo mas malaki. Malaki. No? Okay. Oh, pero yung susunod na succeeding, mas okay na siya. And okay. Alam mo, Amy, itong industry ng tubo, yun ang medyo mas stable for the past years. Ibig sabihin kasi yung SRA maganda pagka-handle dun sa importation, kasi yung lahat ng importation dito sa ating bansa binabantayan ng SRA kung yung production natin dito is kaya naman, dapat huwag mag-import. Yun ang ginagawa nila, kaya yung mga ibang industry gustong gayahin na yung batas dun sa SRA para at least matulungan yung other industry, no? Pero kaya si Ruth, sa tingin ko tama yung investment niya na pumasok sa sugar industry. So, since nabanggit po natin yung SRA, nabanggit din po ni Casendo, I just had a conversation dun sa isa sa mga, yung sa head po ng SRA dito sa Nasuguri sa Batangas area. And I learned na may programa ang SRA talaga. And second year po nila, they offer loans sa mga farmers, sa mga sugar planters po, na sobrang baba po nung percentage yung tubo, 2% per annum lang. So for instance, yung loanable amount, depende pa kung new plant yung itatanim mo, or old plant na siya, or ratoon. So sobrang baba, and ganun doon ko na discover yung pala yung support ng government natin pagdating sa sugar industry. Yun. So natuwa po ako, and malaman din po ng iba na may programa ang gobyerno, ang SRA particularly para sa mga farmers natin, na we can take advantage of the program that they have, kasi sobrang baba po nung tubo or the support na binibigay din ng mababa yung tubo doon sa loan, ika nga. And in terms of babayaran, hindi naman po matatakot, because pag nagpailo ka or dinala mo nga doon sa sukarera, doon na mapoprocess yung pagbawas doon sa loanable amount. So maganda yung programa po. Sana malaman po pa rin ng iba about it. Yung mga tubo ba, pinapasok ba ito sa crop insurance o hindi na? Pwede magpasok ng crop insurance. Manopet? Masasagot po ni Tito. Narinig ko nung sa radyo minsan beses, no, na kanina nakinig ako, pwede palang ikuan yan eh. Pwede palang mag-insured yan eh. Ang mga may nagtatanim ng tubo at saka ng lalo't maisan, palaya, pwede pala itong ikon po, i-insure sa insurance. Yeah, sa crop insurance. Pero more or less yung tubo kasi, sa tingin ko naman, matibay, no? Parang ano siya eh, damo. Damo nga po, damo nga siya. kaya siguro, Madam Ben, di yata kayo masyadong, nagpapa-insure yata dito sa tubo ninyo. Opo. Parang wala pa. Pero kung sa talagang pwedeng plan, pwede pa i-short po yan. Pa-i-short po, pwede pa rin po. Ate Ruth, may tanong ako. Doon sa SRA, ikaw ba yung lumapit sa kanila? O ikaw yung tinawagan nila? Paano mo nalaman yung programa nila? Hi, good question po. Nagkataon na I went to Central para po magpa-register as new planter, para po ma-recognize yung farm namin, para makasama po kami sa harvest. Yun.
Mag-start na po kasi yung harvest season December 14 hanggang April, if I'm not mistaken. So, nagpa-register ako, and yung SRA po is nasa same building. So, I've gotten the chance to speak to the head of the of SRA. Plus, doon ko rin, madami akong nalaman sa pakikipag-usap sa kanya that they offer also soil analysis. Oh, sorry, soil analysis. Nabulol na ako doon. Na sobrang mura lang po na 100 pesos per sample. And andun din po na pinopromote nila na maganda rin talaga na kailangan mapa-analyze ang lupa. Tama po ba ako, Kasendo? Kasi syempre po, healthy soils produces healthy produce. So, maganda rin na malaman kung ano yung quality na ng nutrients din ng lupa para alam po din namin bilang planters yung klase ng abono na ilalagay at saka yung pag-aalaga na kakailangan yun din po. So, sobrang sana i-take advantage din po ng ibang mga planters yun. Yeah. Tama yung Ruth, Amy, tsaka Manong Ben, no? Yung soil analysis, importante yan. Kasi minsan yung soil mo, hindi na kailangan ng phosphorus, for example. Tapos lagay tayo ng lagay. Sayang yun. So, sayang nga po. Waste ng fertilizer. Kung sinasabi ng resulta ng analysis, hindi naman ganun kalaki ang kailangan. So, yun. Para yung balancing sa crop, no? Very important talaga yan. At least yung SRA. Yeah. Go ahead, Ruth. Actually po, kakatapos lang din po namin magpa-soil analysis, which we will apply po ngayong new season naman. Na excited din po kami na sundin yung base dun sa soil analysis po. And also, i-share ko din po na what we did is, dun sa farm po namin, yung roughly 10 hectares, we did yung ratuna talaga, yung old plant. We did traditional farming. Yung kung ano po yung alam ni Tito, yung nakasanayan po. And then doon po sa roughly 4 hectares, what we did was po, yung paglalagay namin ng abono is based on the research conducted by SRA din. So yun yung naging baseline namin sa timpla ng abono, kung ilan yung ilalagay, yung mixture. So, binasi naman po namin doon para mag-gauge po namin ngayong harvest season yung difference dun sa traditional at saka based on recommendation din ng SRA. Maganda to Kasendo, kasi ano, alam mo yun, dun sa mga gustong pumasok sa ganitong industriya, tapos alam mo yun, maglalabas ka ng pera pero wala kang know-how. Ito, nakikita ko dito sa partnership ni Tito Ben at ni Ate Ruti. Ang ganda ng collaboration. Kasi yung traditional, yung alam, yung experience ni Tito Ben. And then itong mga info na pinapasok ngayon ni Ate Ruti na pwedeng i-apply para magkaroon ng mas maganda pang ani. Alam mo yun? Kaya, yes. Ipupukuhan ko itong usapan natin. Pero kailangan ko munang putulin. Gusto ko itong pinag-uusapan natin ngayon na marami talaga ako natututunan. Pero kailangan ko puputulin. Mamaya po sa pagbabalik namin, marami pa kaming pag-uusapan. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Ayan, maganda yung usapan natin. Ayan, marami tayong mga inputs ngayon. Mga tulong ng gobyerno para sa ating mga planters, sugarcane planters. Bulol-bulol na ako, Kasendo. Ayan. Pero ito, Kasendo, gusto ko talaga malaman, buto ba yung tinatanim dun sa ano? O yung mismong tubo? Paano ba yung pagtanim nun? Ayan na, papasent ako eh. Ganito po 'yon. Okay. Ganito po 'yung yung po ay pag una tayo sa paghahanda ng tatamnan natin.
Kailangan malinis, masilab o maalis ang layak noong tatamnan bago ipatraktora, bago ihanda ang ating tatamnan ng tubo. Unang-una ay kailangan maparastilyo o kaya mapatatlong, malahan tatlong paraan ng yung tatlong talim, tatlong agen, arok, tatlong arok. Tapos ihanda siya. Kasi ang aming experience dito nung itong nagtaong ito ay inihanda na muna namin, pinalinis. Kasi damuhan-damuhan nung araw nung aming nakuwang farm, marami talagang mga tawag dito, yung mga damo na matatanda ng damo kung tawagin nung araw, mga talahib, kung ano-ano, hugon. So yung pinatay muna namin yan, pinalis muna namin, gumamit kami ng mga pesticidyo, yung mga pang patay ng damo. Hindi ko nababanggit eh, baka tayo ako dyan sa kung ano-ano mga damo na, mga pamatay damo natin ko na. So yun na nga, inihanda namin, pinarastilyo ko, pinararo ko, inihanda natin ng halos eh, may siguro mga isang buwan nakahanda na ang ating taniman. So yun na nga, ang aming ginawa, kumukuha kami nung, ang tinatanim yan, yung dulo, pinakadulo ng tubo. Yung taat kung tawagin, pwedeng kumuha ng mga sandangkal mahigit kasi dapat ang mata ng taat huwag bababa sa tatlo. Pag dalawa, medyo baka mamatay yung isa, isa na matitira. So hindi nasisibol. Yun ang mangyayari dyan. At kailangan mas marami, mas okay. Kailangan huwag masyadong haba dahil pag sobrang mga haba, ang hirap itanim. Kasi kung magpatanim, by kwansya, by yung bang gumagamit ako ng mga tao, ay tinatanim isa-isa ang tubo. Minsan gumagamit pa ako ng kadena, kung tawagin, dalawa-isa, ang ginagawa ko pagkatanim. Kaya lang, matakaw yun, o mas maraming kailangang pananim pagkaga yung kadena, kung tawagin. Yun ang, baka kumain pa ng apat na laksa. Ang apat na laksa, 40,000 seeds, 40,000 taad. So, yun ang inang kinukunang isaray. Huwag kayong bababa hanggang tatlong laksa, hanggang apat na laksa. Doon kami pumapasok sa pagkatanim ng tubong gano'n. So, yun eh, kung hindi lang mamatay siya, kung hindi abuti ng sobra ng tuyo ng taniman, sisibol lahat yan. Tapos, after 2 weeks, siguro, pwede ka na mag-apply. Ina-apply na namin ng, hinalo namin fertilizer. Gumagamit kami ng 1620, yung 4600, 2100, at saka yung 0060. Yun, ina-apply namin. Yung urea, ina-apply namin, namimix namin yan, tapos yun namin itinalagay na abono. Kaya, kung makikita yung farm namin, hindi lang namin makakamit, malayo lang ng kaunti kami sa farm namin eh. Makikita nyo, lalaki ng tubo. Minsan, someday, magpunta naman kayo din, magpasyal kayo din sa amin. So, makikita rin nyo ang aming taniman ng tubo. Yeah, punta kami ni Emin yan. Totoo, punta kayo. Punta po kayo at meron tayo day. Pag nalift ng COVID, ano? Pag natapos po COVID. Kami ni Casendo. Tayo magpupunta sa ilog. Malapit kami sa ilog kasi pwede mamingwit. Marami kayong mahuhuli, mga talapia. Yung mga wild na talapia hindi natin naalagaan sa ilog lang. Manong Ben, yung lupa is sandy loam ba ito? Medyo sandy loam o clay area? Parang clay area. Parang hindi naman masyadong siyang mga burul-burul. Basta may patag. Tapos, kasi ang plano nga ng tropa, kung hindi gagaling ang tubo ng one, tatamlan nila ibang crop. Pwede rin ang pakwan. Pwede rin magsalit kami ng pakwan. Kasi pag panahon ng tag-ulan, ang pakwan pala pwede. Pwede itanim na substitute sa tubo. Pwede rin sa tag-ulan. Pero itong amin ay palibasa, palibot niya ng ilog yung nakuha naming farm. Pwede maggamit niya ng tinatawag na pump, yung water pump na para makatanim kami kahit tag-araw. So wala siyang pinipiling panahon, makakatanim kami kasi running yung ilog, tuloy-tuloy ang ilog niya.
Kaya sabi ko sa mga bata nga to, yung mga millennial na ito, sabi ko, hindi kayo malulugi rito. Kasi kahit nag-araw, pwede nyo tamnan. Pwede kayong magsimula kung ano mang craft ang gusto nyo itanahin dito sa aming kong ito. Yun po ang unang step na pagtatanim ng tubo. Yung aking na-share sa inyo. Yung tubo, doon nagmumula sa taad, yung pinakadulo, taas. Yun po. So, maganda ito. At ano, I think itong area mo, Manong Ben, maganda, no? Malapit sa tubigan, sa river. Opo. So, wala kayong problema sa tubig. Wala po. Basta mayroong magagamit na makinarya, yung pump, yung siguradong wala kaming, hindi maaaring hindi kami makakatanim. Wala, hindi nagtanim kaya hindi natamnan. Yun po ang magiging ganito sa aming farm nito. Palibot po siya ng ilog, halos, na mamabaybay ng ilog. Ate Ruth, ayan. Thank you, Tito Ben, dun sa pag-share nung kung paano magtanim, no? Pero nadinig ko po kay Ate Ruth, may sugar level din daw po na tinetesting. Opo. Ano ba yan? Kailangan po yun, pareho yung baba at saka yung itaas ng tamis para mag-start na kami mag-tamis. Pero silang... Ilang buwan po yung tubo bago sukatan po ng ano sugar level? Ngayon pa lang ito, pwede na mag-testing ng... at malaman kung matamis na ang pati yung dulo. Kasi ganyan din na nangyayari sa Central eh. Meron din sila, kumukuha din sila ng sample eh. Kaya ang iba, yung ibang farmer na hindi nakakahit siguro ng, siguro bera ng wala sa panahon pa yung kanilang tubo, pinaharvest na nila. Kulang sa buwan o sa taon, kulang sa panahon na para harvestin. Kasi dapat may pan-testing ka rin na malaman mong... Kasi dapat magpantay yung itaas at saka yung baba. Yung baba na tamis at saka yung itaas. Pag yun ipareho ng... Kasi ako ay... Hindi pa ako natatalo sa Central. 1.7, 1.8, 1.9 na PSTC ko. Yun po ang dapat ma-reach ng kone. Ng tamis eh. Para manalo ka sa asukal, sa pickles. Para manalo ka sa asukal, hindi yung talo ka lagi. Pero kung yun ba, ga-harvest, wala pa, kulang pa sa panahon. Hindi pa talaga magulang ang tubo. Yun ang isa sa dahilan. Kaya hindi masyadong maganda kanilang mga pag-kinikita. O yun, yun po ang magiging ko ng pagkatubo natin. Yun po ang parang... Paano po yung sinusukat? Meron po silang bumili sila ng pinakakuna eh, yung testing... Tester. Ayun, pinakatanon. Tester kit na tinatawag. Kumuha na sila nitong last Sunday. Tapos babalik ulit sila ng December 13. Magtetest ulit sila. Tapos doon malalaman ko kung pwede na start kami mag-harvest. Para kung pwede na, kung hindi natatalunin. Kasi ang 1.5, yun yung manukod. Kung tawagin, ang manukod na tinatawag dito sa amin, yung 1.5 na taas noong PSTC, ganun din. Kumbaga, halimbawa, ang karga mo ay 20 tulinada, 20 rin ang magiging panahon. Yun ang tinatawag na manukod. Ngayon, pag ikaw ay nag 1.7, 1.8, malaki na ang abanti mo. Malaki na ang abanti mo ng abanti ng asukal. Lumalabis ka na ng 3 o 4 na bags o 4 na pickles. Okay, multiply mo yun. Halimbawa, let's say na 6, yung 4 eh, 63.25. Tapos divide mo sa 50. Yun ang iyong panalo ngayon. Yun ang iyong magiging magandang kita. O, hindi ka susubo ngayon na mababa ang iyong PSTs eh. Kaya tinatimingan din ng trupa eh. Kaya kanila pala yung monitor nila eh. Inumonitor nila ang tamis bago nila magpa-start para hindi ka naman sila lugay. Matatalino itong mga millennial na itong mga bagong simbol ng pagsasaka. Ito tinatawag na parang talaga sinusunod nila yung kuhan. Sinusunod nila yung pinakakuhan ng tubo, yung tamis. Hindi sila basta-basta. Dati, nung nag-start ako nung last year pa, 1.2, 1.1, talaw, malaking talaw. Kailangan ang start mo ay 1.5 pataas. 1.5 sugar level ko yun, 1.5. Oo, yung 1.5, manukod yun. Kung ang karga mo ay 20 tulinada, 20 rin lang ang pigo sa kasukal.
Ngayon, kung ikaw naman eh umangat daw 1.7, 1.7, 1.3, 1.9. Pero nga nakaka 2.0 pa eh. 2. Pataas pa. Eh. Malalaki na, malalaki na abanti mo noon. Malalaki ang abanti mo na kasukal noon. Over and over na 'yan kung tawagin. Malaki na ang sobrang tamis noon. Pareho na ang tamis ng baba, pareho ang tamis ng itaas, yung kinukuha ng taas. Oo. Ganun po 'yon. Kaya si Ate Ruth halos linggo-linggo nandiyan sa ano eh. At dito siya linggo-linggo, nagbibikita siya, tinitingnan niya, minumonitor niya. Kaya nakikita ko puro ano eh. Linggo-linggo, napunta siya dito, tinitingnan niya yung parang pinakakuha ng kanya. Itong alagang-alaga, talagang minumonitor. Sobrang hands-on na itong si Ate Ruth dito sa kanyang ano, Farmville. Oo nga, oo nga. Yun po ang... Actually po, ay, sorry Tito. Eh, gusto ko rin pong ibigay yung credit sa mga sa iba ko pang mga business partners. Sila rin talaga yung nasa larangan ng agrikultura. So, yung knowledge nila, sinishare din po nila sa akin. Yung iba kong mga business partners. Mga millennials din po. Tasendo, yung mga business partner ni Ate Ruth, ay mga agri, ano, engineer din ba, Ate Ruth? Mga engineer. Iwan ako, engineer. Lahat po sila engineers, apat. Ako lang po yung engineer, joke. Ako lang po yung... ako lang po yung galing sa ibang industriya. Galing sa BPO industry, yun nga. Tapos, lahat po sila nasa field ng engineering and the two po are... Yung dalawa po ay nasa agriculture engineers po. Kaya nakikita ko maganda ang future ng ano mo, ng Farmville mo. Naalala ko dun sa pangalan niyo yung Farmville na laro eh sa Facebook. Ay actually, yun nga nang galing siya. So, Kasendo, share ko lang po kung alam niyo po yung larong Farmville dati. Siguro mga 5 or 6 years ago, tama ba ako, Amy? Yun yung kilalang laro pa sa cellphone. Kung saan pwede ka magtanim and all. So, doon nang galing yung pangalan namin. Kasi nilalaro namin dati yun. Yun pala magkakatotoong farm kami. Yan. Kala ko nga niloloko mo lang ako na Farmville talaga yung pangalan nyo. Farmville po talaga. Ako, baka by next year mag-expand na si Larut at si Manong Ben ng area kasi maliit na yung area na tinatamnan ngayon. Hindi pa po natin masabi pero sana nga po kasi yes po. Oo, ilang hectares nga yan yung ano nyo, taniman nyo ngayon? Ang total area nyo po is 16 hectares pero yung kinukultivate po namin ay 12 hectares po. Yung aming may tanim. So talagang we're hoping no na yung 12 hectares na yan eh 80 tons. Yan pinakahigit ni Tito kanina pa eh. Ang ma-produce natin na ano na mga aso. Per hectare. So yun nga po yung inaano rin namin. Tapos sinabi po ni Kasendo na sana mas lumawak pa sa susunod. Yun din po yung aming I can say that our heart's desire kasi alam po namin na sa pag-grow ng farm namin, mas malaki din po yung matutulong namin sa mga local farmers po dito sa aming lugar. Yan. Yeah, dapat Amy, ano, maraming kagaya ni Ruth na gusto pumasok sa industriya ng farming, no? And yung combination ng ano eh ni Manong Ben tsaka si La Ruth, maganda 'yon. At patulungan ang ating agricultural industry dito sa ating bansa. Opo, yun po. Salamat po. Yun din naman vision ng heart namin is makatulong din po talaga sa ating mga local farmers. And I read na, tama po ba ako, Kasendo, that the average age of our farmers is 60 years old. So, yeah. 60. So, kailangan na po talaga ng mga bagong breed, I should say, ng mga farmers.
Kasi ano eh, ang root ang nangyayari kasi ano, yung mga parents, yung mga magsasaka eh pinapaaral yung mga kabataan eh, no? And ang nangyayari minsan yung mga lupa nasasala and sa in the long run eh nabebenta tuloy yung mga lupa, no? So yun ang mga nangyayari. Kaya no, makikita natin eh pag-graduate din ng mga kabataan eh ayaw na pumunta sa agriculture. Eh pero with the nakita natin itong pandemya, no? Malaking bagay ito agriculture na dapat talaga yung mga bansa eh bumalik dun sa itong sa agriculture kung kailangan natin yung sa food natin dito sa ating bansa. I agree with you po Casendo na I can say na the other yung isa rin pong naging dulot ng pandemic sa ating mga Filipinos is doon natin na realize kung gaano ka-importante yung farm to table concept, yung urban gardening, mas na appreciate kaya nga po nauso yung mga hashtag plantitos and plantitas eh. Dumami po yung into gardening, nag-grow na ng sariling food sa kahit sa backyard or nag-recycle, mas na appreciate yung need eh. Kasi nga mahirap bumili, nakakatakot lumabas, so nag-start mag-grow. And nakita ko rin po na yung support din ng government and Department of Agriculture providing seeds to families po. Kasi dito po sa town po namin, sa Balayan naman, nakita ko rin po yung Department of Agriculture na nagbahay-bahay para mamigay ng seeds. And ako po, nakapag-grow din ako ng sarili kong vegetables sa bahay po namin. So, yun din naman po. At I can say na siguro mas maraming ngayon na millennials ang may encourage to get into agriculture. Yeah. I think this year, next year pala, tinaas yung budget ng Department of Agriculture, no? And I think nakita rin ng national government na kailangan natin yung food natin dito, food security natin dito. And very importante yan. Lalo na kung hindi ka magdidepende dun sa importation, no? Kailangan natin yung food production talaga natin. Yes po. Sabi nga, ang agriculture ang backbone po ng ating mga ng ating bansa. Siyempre food security, yan ang kailangan natin. Sabi ko nga kay Ate Ruth nung nakaraan na magkausap kami, yung bahay pag nawala okay lang. Yung damit okay lang din, huwag ka lang mawawalan ng kakainin. Yun talaga, kasi alam mo ba yung kasendo, yung hungry? Yung angry na tinatawag mo. Yung mga tao pag gutom, nag-iiba mood eh. Yun talaga, kaya naalala ko nung early days ng MECQ, ECQ. Talagang ang dami sa QC, nagwawala yung mga tao kasi hindi daw sila makabili ng pagkain, may pambili ka ng pagkain, hindi ka makabili ng pagkain kasi nakasarado lahat. Parang ganun yung nakikita ko effect kapag nawala tong agriculture. Parang lahat tayo magugutom. So lahat magiging monster na kaya nag-aagawan tayo sa pagkain. Hindi naman yung naisip ko. Kaya yan, food security po talaga, kailangan po natin yan. Ayan, Ate Ruth, alam mo ba, sobrang na-amaze ako sa'yo. Ibang-iba ka dun sa Makati girl na nakilala ko, yan eh. 13 years ago, talagang social-social po yan si Ate Ruth. Tapos ngayon, ayan, talagang hasyendera. Mabagal yung signal ni Ate eh. Pero yan. Thank you Ate sa pag-share sa amin ng knowledge mo, ng mga information. And Tito Ben, thank you din po. We salamat hope and po. Pray na maganda ang aning para po sa inyong farm. Sana po. Itong taong darating, lalo na mas maganda ang aming pagkasama-sama at saka maganda ang aming aanihin. Ayun po ang aking mensahe dyan sa aking mga parang itinuturin ko na sila mga pamangkin, mga anak eh.
At ako'y ilang panahon na rin, baka ako'y mag-retire rin. Ako'y medyo may tanda na rin, may tanda rin. At wala na naman akong mga anak na patatapusin. Ay, mga tapos na ang mga anak ako. Sa pagiging sasaka lamang nagsimula ng aking pagpapara sa aking mga anak. Yun. Opo. Thank you po. Ate Ruth, any parting word para sa ating mga millennials na gusto din pumasok sa industriya ng agrikultura? Ayan. Sa unang-una po, salamat po sa inyong programa, sa pag-invite po ninyo sa amin. And mag-comment lang ako dun sa sinabi mo. Medyo nahiya ako ng very light to moderate. Kung paano ako dati. Ngayon, nag-a-adjust pa rin hanggang. Pero malaki na nga po yung pinagbago from yung buhay ko, ng corporate world ko sa pagiging farmer ko. And I can say na proud millennial farmer po ako. Mensahe, wag po, lalo na yung mga millennials ngayon, wag po tayong matakot pumasok sa industriya ng agrikultura kasi wala pong talo sa industry na ito. Ang kailangan lang po, unang-una, eh, syempre lakas ng loob. Pangalawa is mag-aral tayo. Maraming ways. I mean, there's YouTube, maraming mga vloggers na na pwede tayong panoorin para tayo matuto. Ang inyong programa para i-guide ang ating mga millennial farmers. And mag-reach out tayo. Tulad sa amin, nag-reach out kami kay Tito na isang experienced farmer. So huwag tayong matakot isubukan pumasok sa industriya ng agrikultura. At pang-apat, maganda rin po siyang opportunity for us to help also our local farmers. So, di ba, average age is 60 years old. So, paano na pagka nawala na sila, magugutom tayo niyan. Nandun yung sabi nga ni Amy kanina na nakakatakot, baka mag-away-away na tayo niyan pag nagkaroon ng scarcity. And siguro last na lang is that may mga government agencies na pwede tayong lapitan, na huwag tayong matakot magtanong sa kanila. So, yun lang po. Maraming salamat. Thank you, ate. Napakaganda ng iyong mga payo. Thank you, Ruth. Oh, so welcome po. Ayan, Kasendo. Thank you po sa pagsama. Yes po, Ate Ruth. Thank you, Ami. Ito, Ben. Maraming salamat po. Parang Ben, thank you. Thank you po. Someday, makita tayo kung makarating kayo sa aming farm. Kami, mas mabilis. Si Amy, medyo, takot na lumabas eh. Andan dito lang ako sa bahay ngayon eh. Pero sa susunod po, makita-kita po tayo. Dadalawin namin kayo dyan. Salamat alam mo kasi, Endo, ang natutunan ko dito sa episode natin, mag-reach out talaga. Partnership and reach out po talaga. Magtanong. Kailangan po natin magtanong. Kasi yung programa naman po ng gobyerno, nandyan yan. Pero hindi mo yan makukuha kung hindi mo alam na nandyan. Alam mo ba yun? And kung meron kang hindi alam, huwag mahihiyang magtanong, sabi nga nila. So yan po, maraming salamat po. Hanggang sa susunod po nating pagsama-sama, ito po ang Mag-Agree na Tayo. Thank you.